Masaya na ang mga sumunod na araw namin. Ang swimming namin na yun ang naging daan para maging mas open kami sa isa't isa. Dahil sa sinabi niya din sa akin nung nakaraan about my dad ay naisipan kong tawagan siya at makipagkita sa cafe na nasa ibaba lang naman ng building kaya hindi na ako nahirapan na magpaalam pa kay Albert. Isabel, sabi ni dad nang magkaharap na kami. Napansin ko na parang tumanda siya na maraming taon kumpara nung huli ko siya makausap. How are you? Does Albert treat you better? Ang tanong niya. Napangiti ako dahil for the first time nakita ko yung concern sa mukha niya. Kaya naniwala na ako sa asawa ko nang sabihin itong mahal ako ng tatay ko. Yes, and I would like to thank you for making me marry him. Ang sagot ko. Ngumiti din siya at halata ang labis na kaligayahan sa kanyang mukha. I know that you are facing difficulties with your company. I'm sorry that I can't help you with that. Sabi ko sa malungkot na tinig, you don't have to. Bert called me and informed me that Trisha came to you so she could get an appointment with your husband. Sabi naman niya, huwag mo nang isipin pa yun, hayaan mong lutasin ko ang problema namin. Dagdag pa niya, malaki ang kumpanya nila kaya nagtataka ako kung bakit at kung ano ang nangyari. What really happened, Dad? Hindi ko kasing interesado si Trisha when it comes to business, but I know how big your company is and I also know how much you work hard for it. So tell me what's wrong. Tanong ko ulit sa kanya pero ngayon ay desidido ako na makakuha ng sagot. It was a failed investment. I didn't want to take it back but Bea, your tita, wanted it no matter how much I turned it down. She was after a huge return of investment and turned out to be a scam. Sagot niya. She pulled out the company's funds and because she's the majority shareholder, I can't do anything about it. Sabihin niyo po sa akin, paano po ako makakatulong? Sabi ko, no need. It's their money anyway, not mine. What's important is that you are fine and happy. That's enough for me. Sabi pa niya, maluha-luha ako dahil doon. Hindi ko akalain na all this time, talagang inaalala niya ako. Na iniisip niya kalagayan ko. Pasalamat na lang din ako na hindi ako lubusan nagtanim na sama na loob sa kanya. Naalala ko tuloy ang sinabi ko sa kanya noong pagkatapos kumakasal at bumalik ako sa bahay nila. Dad, about sa nasabi ko sa'yo before, you don't have to think about it. I know that you are hurt and you don't know anything. Just make sure to take care of yourself and stay with your husband dahil sigurado ako na aalagaan ka niya at mamahalin, okay? Sabi niya. Tumango naman ako dahil pakiramdam ko'y hahagulhul ako ng iyak habang ibinuka ko ang aking bibig. Always remember that I love you, okay? Sabi pa niya. I love you too, Dad. Ang sabi ko naman, medyo nagtagal pa siya at nakapagkwentuhan pa kami ng tungkol sa ibang bagay bago siya tuluyang umalis. Kailangan pa daw niya makipag-meet sa isang posibleng investor. Naghiwalay kami na maluwag ang kalooban sa isa't isa at talaga namang napakasaya ko at wala nang mahihiling pa. Sa paglipas ng mga araw ay naging maganda mga pangyayari. I feel like I'm in heaven. Every day I could feel how much Albert loves me. He never missed a day that he never showed it to me. And I feel like I'm the most beautiful and sexiest woman on earth alive. Our beginning may not be as good as the others or as sweet as those who had the romantic love story. But one thing I'm certain is that ours is the most unique one. I don't think anyone would be able to copy our own love romance. What he said about how he loves me truly, madly and deeply sounds familiar to me. So I looked it up on Google and found out that it was a boy band song. Savage Garden ang kumanta at talagang nakarelate ako. Dahil how they describe kung gaano nila kamahal yung girl. Pareho ng pagtingin sa akin ng aking gwapo na asawa. How many months it has already been and it seems to be getting better and better. Ganon pa din ang schedule namin pag weekends. And there was a time na nag-out of town kami kahit na ayaw ko dahil tamad talaga ako magbiyahe. Pero ayaw ko ma-disappoint siya. Dahil kita ko ang excitement sa mukha niya at isa pa sinabi niya sa akin na pinaghahandaan niya ang bawat weekends namin. So parang sinabi niya na nag-effort talaga siya. Hoy, tulala ka na naman dyan. Ang sabi ni Mark na ikinagulat ko. Talaga nga yatang tulala na ako. Hindi ko malang namalayang lumapit siya. Kakagaling ko lang sa office ni Albert at nag-lunch. May iniisip lang. Ang sabi ko naman, naalala ko na maging sekretary na si Mark.
Nung una ay nag-aalangan pa siyang utusan ako dahil nga asawa ako ng boss niya. Pero ngayon, mukhang naka-move on na siya dahil nabibiro niya na ako ulit. Magkasama lang kayo kanina ni Sir Bert. Iniisip mo na agad siya? Sabi naman ni Deo, kami-kami pa rin ang magkakasama at madadagdagan na din ang isa dahil nga sa na-promote si Mark pagkatapos matanggal ni Minda. Kailangan na lang magpasa nito ng karagdagang requirements at magsisimula na ito sa susunod na linggo. Tinanong ko si Mark kung babae ba o lalaki kaya lang. Surprise daw. Hindi siyang inisip ko, no? Sabi ko naman na medyo nahihiya pa dahil natumbok talaga niya. Grabe talaga kapag komportable sa isa't isa kapag nagtatrabaho dahil nakikilala din namin ng isa't isa. Huwag mong isipin yun dahil mahal ka naman ni Sir. Dagdag pa ni Mark na ikinangiti ko. Hanip. Ngiting-ngiti. Ang pang-aasar pa nito na ikinatawa na naming lahat. Oh, bago kakiligin ng husto sa asawa mo, ay ipotocopy mo na to. Dahil kailangan niya na mahal mong asawa mamaya dahil may meeting sila, sabi ni Mark pagkatapos. Kinuha ko ang folder na iniabot niya at tumayo sa akin kinauupuan. Yes sir, ang sabi ko na may kasama pang pagsaludo bago pumunta sa copier machine. Naririnig ko na tatawa pa din sila pero dumiretso na ako. Dahil kahit asawa ko ang boss, ay alam kong papagalitan at makakatikim ako ng sermon sa kanya kapag hindi ko nagawa ng maayos sa aking trabaho. Ganon siya ka-strict. Bumabawi na lang ako pagdating sa bahay dahil ako na ang commander doon. Yes, to all na lang siya sa akin na talaga namang sinasamantala ko bilang parusa sa pagpapagalit niya sa akin sa opisina. Hindi naman masama ang loob ko kung magalit siya. Minsan lang nakakaramdam ako ng hiya dahil nga sa mga kasamahan ko. Alam nila mag-asawa kami pero ganun nga. Ayos lang naman sa akin kung since alam kong may mali din akong nagawa sa trabaho ko. Higit sa lahat, I cannot talk back because I know I was wrong. Hay nako, mahirap talaga kapag ang asawa mo, boss mo. Minsan nga gusto kong pasukin siya sa opisina niya tapos akitin siya. Yung tipong hahayaan kong isipin niya na mauulit ang nangyari sa amin noon sa opisina niya. Tapos sasabayan ko ng labas. Hahayaan ko siyang mabitin. Kaya lang, pakiramdam ko, mabibitin din ako kaya wag na lang. Siya dapat ang parusahan ko, hindi ang sarili ko. Ano ako? Bali. Nasa copier machine ako na makaramdam ako ng pagkahilo. Sa totoo lang, kaninang umaga ko pa ito nararamdaman. Kaya lang, ayaw ko mag-alala si Albert. Kaya tiniis ko na lang. Idagdag pa ang pagsakit ng ulo. Naku, talaga namang nakakainis. Ayaw ko namang umuwi dahil kaligayahan ko na makita lagi ang asawa ko. Kapag papasok at palabas siya ng kanyang opisina, nakikita ko naman na tumitingin niya sa akin. Tapos, tatapunan ako ng makalaglag panty ng ngiti. Isa pa, hindi ko siya makakasabay sa merienda kaya naman mananatili ako sa pwesto ko hanggang mamaya. Kasalukuyan ko minamasahe ang aking sentido nang marinig ko ang pinakamasarap sa tenga na boses. Is there something wrong? Are you feeling alright? Ang tanong niya. Tumingin ako tapos ngumiti sa kanya. Nakakaganda talaga ng araw ang makita siya lagi. Ah wala, masakit lang ng konti ang ulo ko. Ang sagot ko naman. Tapos hinawakan niya ako sa magkabilang balikat para iharap sa kanya bago niya sinapo ang aking mukha para mas lalo pa niya makita ang aking mukha at ramdam ko na parang hinahaplos-haplos niya ang aking pisngi. You don't have a fever? Sabi niya sinalat na pala niya ako kung may lagnat. I already told you. Medyo masakit lang ang ulo ko. Sabi ko naman, masyado mainit ang panahon ngayon kaya siguro ganito ang pakiramdam ko. Is the aircon not enough? Why don't you ask for maintenance to increase the coldness? Tanong naman niya. I am fine and the aircon is fine as well. Minsan talaga nangyayari ang ganito. Sagot ko naman. Why don't we go to the hospital? I am not sick or take a medicine. I'd rather drink water. Come on, medyo masakit lang ang ulo ko. It's manageable and later on mawawala din. Sabi ko dahil ayaw kong ipagpilitan pa niya ang gusto niya. Ayaw ko talaga sa ospital dahil halos doon na nakatira ang nanay ko dati at lalong ayaw ko ng gamot dahil daig pa ang kanin sa dami ng tinitake ng nanay ko din noon. Why don't you stay in my office instead and rest? Sabi niya, mukhang gusto ko yun kaya lang may meeting naman siya at hindi ko makakasama kaya no need, just go to where you need to be. Sabi ko naman na nakangiti pa para naman hindi na nga siya mag-alala at makapag-concentrate sa dapat niyang gawin. How can I work if I know that you are not feeling well? He asked worriedly. I already told you I'm fine. Hindi ako magpapabaya sa sarili dahil ayaw ko din
na mag-alala ka pa kaya huwag mo ko masyadong isipin dahil talagang okay lang ako. Pupunta ako sa office mo kapag mas sumakit pa ang ulo ko, okay? Ang pagsisigurado ko sa kanya, naku ay napakahirap niya talagang mapapayag kapag sa ganitong usapan. Mas pakulit pa siya sa kitikiti. Sa madaling sabi, napapaniwala ko siya na okay lang ako at tumuloy na siya sa meeting niya. Pinuntahan lang pala niya ako para sabihin na medyo matatagalan dahil medyo crucial din ang pag-uusapan nila. See to it that you're going to my office when your headache gets worse, okay? Paniniguro pa nito na sinagot ko na ba ng pinakamatamis kong ngiti. Hanggang sa mag-uwian na siguro siya doon, kaya naman nagpaalam na rin ako sa kanya na kung wala pa siya, mag-iisnak ako mag-isa. Sinabi naman niya na uutusan niya si Vincent na mag-order ng pagkain ko at hinayaan ko na siya. Para naman hindi niya masabi na masyado ko naman siyang sinasalungat sa lahat ng gusto niya. Total pagkain lang naman yun. Tsaka siguradong mabubusog ako. May 2 oras na siguro nasa meeting si Albert, hindi pa rin nawawala ang sakit ng ulo ko. Hindi ko alam kung bakit ganito katagal tapos sinasabayan pa ng pagkahilon kaya lalong lumala. Parang ang umiikot ang paningin ko at hindi ko alam kung aabot pa ako sa table ko. Kakalabas ko lang ng restroom para i-check kung meron na ba ako. Kadalasan, nagkakaganito ako kapag dumadating ang buwan ng dalaw ko na hindi regular kaya wala man lang sign maliban sa itong headache at pagkahilo. Isabel, ayos ka lang ba? Ang naririnig kong tanong ni Ryan na malamang ay papunta din ng restroom. Iyon ang huli ko narinig at tuluyan na akong nawala ng ulirat dahil binalot na ng dilim ang aking paligid. Albert POV, I cannot help but worry about Isabel before I watch her. As he massage her temple before I talk to her, hindi tuloy ako makapag-concentrate sa pinag-uusapan namin. Sinabihan ko na si Vincent na mag-order ng pagkain para sa snack niya at maya-maya ko siya at patitingnan dito. Sa tingin din niya, may sakit ang asawa niya, kaya naman hindi ko mapigilan mag-alala. Tinanong na din ako ni Vincent kung gusto kong i-cancel ang meeting since hindi naman ako makapokus dahil sa kakaisip. Dahil nandito na rin ako ay hinayaan ko na lang na matuloy ang aking meeting. Hindi ko napansin kung masama na ang pakiramdam ni Isabel na mag-lunch kami dahil ang saya niyang nagkukwento. Pero nung makita ko siya sa copier machine, parang masakit na masakit ang ulo niya habang minamassage niya ito. Parang ang tagal ng oras kaya naman sinabihan ko na mag-break muna kami sa aming meeting para mapuntahan ko siya at ma-check kung okay lang talaga siya. Hindi ako matatahimik kung hindi ko siya makikita at masisigurong okay na siya. Mabilis akong tumayo sa aking upuan at pumunta sa kanyang table pero wala siya doon. Where's Isabel? Ang tanong ko kay Mark. Nasa restroom po sir. Ang sagot niya. Mukha pong hindi siya okay dahil mayat maya ko po siya nakikita nagmamasash ng ulo kaya sinabihan ko na magpunta po muna sa office niyo. Dagdag pa nito. Tumango ako at papunta na sana ako sa aking office dahil baka nga nandun na siya. Nang makita ko si Ryan, isa sa mga assistant ni Mark na karga-karga ang asawa ko na walang malay. Dali-dali ko siyang kinuha dito. At saktong paglingon ko'y nandoon na si Vincent sa baba na natin hintayin ang sasakyan. Sabi nito habang hawak ang cellphone na nasa tenga na niya. Malamang ikausap na nito ang driver kaya dumiretso na ako sa elevator. Saglit lang at nasa harapan na ng building ang driver at mabilis ko siyang pinag-drive sa pinakamalapit na ospital. Pagdating sa emergency, nainis ako dahil kung ano-ano pang mga tinatanong nila sa akin. Eh gusto ko makasama si Isabel. Wala akong nagawa kung hindi ang sagutin ang lahat ng tanong ng nurse bago ako tuluyang pumunta sa asawa ko na ngayon ay nakahiga na sa hospital bed at wala na ring malay. May mga doktor naman na tumitingin na sa kanya, pero hindi ko pa rin maiwasang mag-isip ng kalagayan niya. Naghintay na lang ako na matapos siya sa pagtingin sa asawa ko at tanahimik sa tabi niya habang hawak-hawak ko ang kanyang kamay. How is she? Ang tanong ko naman. All her vitals are fine. May nararamdaman po ba siya bago siya mawala ng malay? Ang tanong ng doktor. She had a headache earlier and she said she was fine and it's not painful. I told her. We will conduct some lab tests. When was the last time she had her period? Ang tanong ng doktor kaya nag-iisip ako kung kailan yung last time that we didn't made love since she told me about Damapula daw ang dagat. About 4 weeks ago? Ang sagot ko. Hindi ko lang matanda ng exact date. Okay, we will have the lab test done first. Sabi niya at may pinapirmahan na siya na mga consent to have the laboratory taken. Nakatingin lang ako sa asawa ko na payapa namang natutulog. Hindi na siya mukhang may sakit na nararamdaman. Sana nga, wala ng headache niya.
Napansin ko ang paggalaw niya at pagpisil ng bahagya sa aking kamay, tapos ngumiti. Para siyang bata na tila nilalaro ng anghel sa pagtulog. Hindi ko tuloy napigilan halikan siya sa kanyang noo. "Bert, na-cancel ko na ang meeting," sabi ni Vincent maya-maya. Tumango naman ako at nagpasalamat. Laking tulong sa akin talagang kaibigan ko at assistant ko na to. Kaya naman talagang lubos ang tiwala ko. Kahit na minsan ay napakapasaway nito lalo na kung may kasamang babae sa kama dahil hindi ko talaga siya may istorbo. Mabuti na lang at nagkakataong ang mga emergency ko ay nangyayari during those times na walang babae sa tabi niya. Napakahabulin nito at hindi ko din naman masisisi ang mga kababaihan dahil talagang lalaking lalaki ang datingan niya kahit na pagiging assistant ang trabaho niya. Siya din kasi ang nakakasama ko sa mga sparring at training noong mga bata-bata pa kami. Kaya maganda talaga ang alagang-alaga kanyang mga pangangakatawan. Mabuti na nga lang at hindi siya napapansin ng asawa ko. Mas bata pa naman siya sa akin ng 5 taon. Kahit na medyo matagal na mula nang kuhanin si Isabel ng dugo para sa laboratory test, ay hindi naman ako nainip dahil kasama ko naman siya. Hindi ko alam kung bakit pero nakukontento na ako sa ganoon. Basta magkatabi at magkasama lang kami sapat na. Napangiti ako na makita kong unti-unti na niyang idinidilat ang kanyang mata. Ngumiti siya na makita niya ako. Siyempre, hindi ko mapigilan na mapangiti rin naman. "How are you feeling, baby?" Agad kong tanong. "Never better," she replied, tapos dumating na ang doktor na may ngiti sa mga labi. "How are you feeling, Mrs. Isabel?" ang tanong nito kay Isabel. "Okay naman po," sabi niya. "How long have I been here?" "Not that long. You lost consciousness and Mr. Albert brought you here," sagot ng doktor. Napatango-tango naman siya na waring natatandaan kung ano nangyari bago siya nawala ng malay. "What are you even doing? I told you to take a rest in my office and you said you're okay." Sabi ko sa kanya na puno ng pag-aalala na sana'y maramdaman niya. "It's because I am really fine. Kaya lang bigla ko nakaramdam ng sobrang hilo. Buti na lang paglabas ko ng restroom nakita ko si Ryan," ang sagot niya. "Papunta na sana talaga ako sa office mo. Dahil sinabihan na din ako ni Mark at ramdam ko na din na parang sobrang sakit ng ulo ko." Dagdag pa niya. "It's natural that you feel that way, Mrs. Isabel," sabi ng doktor, kaya naman pareho na kaming napatingin sa kanya. "Congratulations, you're going to be a parent soon," sabi pa niya. Nagkatinginan kami ni Isabel at pareho pa kaming nakangiti. Nakahinga ako na maluwag dahil alam kong gusto din niya ito. "Mag-ultrasound po tayo para malaman natin kung ilang weeks na po siyang pregnant. After po noon, pwede na po siyang makauwi. Magbibigay na lang po ako ng mga kakailanganin niyang gawin para sa safety ng baby at ni Mrs. Isabel, kasama ng prescription ng kanyang mga vitamins at diet na din." "Thank you, Doc," sabi ni Isabel bago umalis ang doktor para i-prepare ang ultrasound niya. "Excited na ako malaman kung ilang weeks ng aming little Isabel. At siguro halatang halata iyon sa mukha dahil titig na titig sa akin ang mahal kong asawa." "What?" I asked. "Parang mapupunit na yung mukha mo sa pagkakangiti," sabi niya na natatawa. "Of course, I'm excited to see our little Isabel," I exclaimed. "Paano ka naman makakasiguro na little Isabel to at hindi little Ali?" ang tanong niya. Sobrang natuwa na naman ako dahil ang isip ko ay ako lang yung sobrang giisip na mapaligaya siya. Ganon din pala ang gusto niya. "I wasn't Lil Isabel more." "Baka matigas ang ulo ng Lil Ali natin at sumakit palagi ang ulo mo." "At bakit ulo ko lang ang sasakit? Bakit wala ka bang balak na pagalitan man lang ang mga magiging anak natin?" "Hindi ko kaya magalit sa inyo. Kapag naging Lil Isabel yan, siguradong tatanda siyang dalaga. Dahil pahihirapan ko talaga mapapangasawa niya. Kapag naman Lil Ali, good luck na lang sa kanya kung makakatagpo pa siya ng kagaya mo. Dahil sa palagay ko wala na dahil nag-iisa ka lang," ang sagot ko naman. "Kapag pala may Lil Isabel tayo, yun tsaka magkakaroon ng isang kagaya mo din," dagdag ko pa. Tawas yan ang tawa at nahawa na din ako. "Ang layo na agad ang narating ng isip mo, hindi pa nga natin nasisiguro kung ilang weeks na akong buntis. Baka mamaya false alarm lang pala," ang sabi niya. "No baby, don't say that. We're going to be a family soon, a very happy family," ang sagot ko naman. Ngumiti siya sa akin ng ubod ng tamis at sinabi, "Yes, a very happy family," ang sagot niya. "Ma'am, sir, punta na po tayo sa ultrasound," sabi ng nurse. Tapos pinasakay na si Isabel sa wheelchair na ayaw pa niya sana kaya lang pinilit ko na.
Hiyang-hiya siya dahil okay naman daw ang pakiramdam niya, kaya hindi na niya kailangan pa niyon. Ako na nagtulak dahil gusto ko ako mismo ang mag-aasikaso sa kanya. Well, nagulat ako sa ultrasound. Buti na lang at babae ang doktor dahil hindi ko alam ang gagawin kapag nagkataong lalaki ang gagawa sa kanya noon. Nakatingin ako sa monitor habang hawak ko ang kamay ni Isabel at nagsasalita ang doktor. Is this your first pregnancy? Ang na-excite na tanong pa nito kay Isabel at sabay naman kaming napatango. Well, congratulations. You're 5 weeks and 6 days pregnant. Dagdag pa niya. Can we know the gender already? Ang tanong ko agad. Natawa ang doktor dahil doon. Not yet. You have to wait sa pang 19 weeks para masiguro ang gender ni baby. For the meantime, kailangan muna magpahinga ni mommy para naman maging healthy si baby. Eat nutritious foods and kailangan laging kompleto ang tulog. Huwag masyado ma-stress para happy and healthy, lalo si baby. Okay doc, sagot ko naman. Sinisimulan ko ng isipin kung ano-ano mga kakailanganin nilang dalawa ni Lil Isabel habang pabalik na kami sa hospital bed. Hinintay na lang namin ang prescription ng OB niya and then pwede na kaming umuwi. Naghihintay sa amin si Vincent, pabalik namin at maya-maya lang ay dumating na ulit ang OB niya at ibinigay mga dapat namin gawin. Pati na rin ang vitamins, prescription niya at schedule ng next check-up. Siniguro ko na maiilagay sa calendar ko ang date, pati na rin ang schedule ng pag-take ng vitamins dahil ayokong ma-miss ang mga ito. Dumiretso na kami sa bahay pagkagaling sa ospital at talagang alalay na alalay ako sa kanya dahil ayaw ko may mangyari sa kanila ni Elizabeth. Do you want to wash first? Ang tanong ko, naga naman niyang sinang-ayunan. Ayaw ko sa amoy ng ospital. Sobrang nagsawa ako doon na magkasakit ang nanay ko. Sabi niya tapos, sinundan ko siya sa bathroom. What are you doing? Ang nagtataka niyang tanong. I'm going to bath you. Ang sabi ko naman. What? She exclaimed. I can do that myself, please, Ali. You don't have to overreact. Dagdag pa niya. What's wrong? I just want to make sure not to tire you. I'm not overreacting. This is not tiring at all. Normal lang ang maligo at hindi mo kailangan gawin ito para sa akin. Sabi naman niya. I know na excited ka at whether you believe it or not, ganun din ako. Baka nga masigit pa eh. Biruin mo, I am carrying a baby in my womb pero hindi mo kailangan paliguan ako. Malayo ko pang naiikilos ang katawan ko. Dagdag pa niya. Can't you just let me be? I want to be part of your pregnancy. And just like what you said, you're carrying our baby in your womb. I cannot do that for you. So please let me do things that will make me feel better. Kapag natutulungan kita, parang natutulungan na rin kitang dalhin ang baby natin. Hindi siya umimik at tumingan na lang na malalim bago tumangot ngumiti sa akin. Thank you, baby. Sabi ko naman na syempre pa'y sobrang saya. Nang matapos ko siyang paliguan ay nag-stay na kami sa aming silid hanggang sa time ng dinner. Gusto ko sanang sa room na lang namin kami kumain pero mas gusto niyang sa dining table. Dapat daw ay irespeto ang pagkain kaya ayun bumaba kami. Hindi naman siya nagmadali sa pagkain at ninamnam niya talaga ang bawat subo. Nabilinan ko na ng cookabout sa kalagayan ni Isabel kaya naman puro makakabuti para sa kanya lagi niyang iluluto. Pagbalik namin sa aming silid ay kinuha niya kanyang laptop. Are you still going to work? Ang tanong ko. May titingnan lang ako. Sabi naman niya, if you want to work, do it tomorrow. I want you to stay here and rest for a week. Will that be okay? Ang tanong ko. You fell unconscious earlier. Kung ako lang ang masusunod ay talagang hindi na kita papapasukin. But I know that you will never agree so I want you to rest for a week. Sabi naman ng doktor mo, magpahinga ka muna, diba? May possibility na magka-headache and dizziness ka from time to time, kaya dapat mag-ingat ka muna. Sabi ko pa, alright, but I am going to do my edits. Sagot naman niya na hindi ko na tinutulan dahil wala naman talaga ako magagawa kapag ginusto niya. But still, do it with moderation. Baka mamaya yung mata mo naman ang paguring mo ng gusto, katititig sa screen. Hindi po, ang sagot naman niya. Napangiti ako at tinabihan ko na siya tapos tinignan ko din kung ano bang i-check niya. Nalaman ko na ang page niya pala yun at nakita ko na napakarami niya palang subscribers sa YouTube at followers sa SSS page. Hindi ko naman na kasi pinapansin iyon kapag nagsesend ako ng stars sa kanya. Hindi ko akalain na malaki rin pala talaga ang kinikita niya at in-explain niya sa akin ang lahat. Ngayon ko lang lubusang nauunawaan ang tinatawag niyang racket at side hustle. At sobrang proud ako sa kanya.
Hindi siya ni Minsan ang hingi ng kahit na magkano maski na pwede naman niyang gawin iyon. At ngayon ay mas lalo ko siyang minahal. At naisip ko na hindi ko malang nabibigyan pa siya ng supplementary cards ng mga credit cards ko. But I doubt it if she will ever use those even in the future. Tinuro niya sa akin ang kanyang account pati ang password na sinasabi niya rin. Pati daw kapag tinamad siya ay pwede kong gawin para sa kanya. How can I be this lucky to have a wife like her and a baby in a few months? Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po!